Movie recap in Tagalog here. Tungayan natin ngayon ang drama romance film na Malena. Babala, mabibisto ang mga eksenang di nyo dapat malaman. Halina Aiko, simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa isang lugar sa Italy kung saan apektado na sila ng World War II. Kasabay nito, natanggap ng 12 years old na binatilyong si Renato ang kauna-unahan niyang bike. Excited na ginamit ni Renato ang bike at pinagyabang ito sa mga kaibigan. Pagdating niya sa tambayan, sinabi sa kanya na maupo at huwag mag-iingay. Dumaan ang babaeng inaabangan nila at natulala ang buong tropa sa ganda ng nasilayan nila. Di napigil ang tumayo ni Junjun habang nakatingin si Renato sa dumadaan. Siya si Malena, ang pantasya ng bayan. Kinainggitan siya ng mga kababaihan sa taglay niyang kagandahan. Nais ng bawat lalaki sa bayan na maging partner niya. Si Malena ay anak ng isang binging Latin teacher na si Professor Bonsignor. Dahil sa kapansanan, di alam ng professor na puros kalokohan lang ang ginagawa ng mga estudyante sa klase niya. Habang si Renato naman ay nananaginip ng gising sa klase, di maalis sa isip niya ang nasilayang chicks. Sumunod na araw, nag-cutting klase si Utoy at nagpunta sa harap ng bahay ni Malena. Habang nakaupo, naglaro sa isipan niya na tinatawag siya ng babae at nagpapabili ito ng Yosi. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagpapantasya nang makita niyang sarado ang pinto ng bahay nito. Sa bahay, galit na galit ang ama niya nang mabalita ang nag-cutting classes siya at pinatabas pa ang pantalon niya. Sinabi ni Utoy na nahihiya na siyang magsuot ng shorts at malaki na siya. Kinagabihan, lumabas si Utoy sa kanyang silid nang di nagpapaalam at pumunta sa bahay ng chicks. Umakyat siya sa isang puno at naghanap ng butas na masisilipan. Nakita niya si Malena na nakahiga sa isang sofa. Pinapanood niya ito na naglalakad at nakikinig sa musika. Napansin niya ang larawan ng asawa ng babae na si Ninos Cordia na isang sundalo. Sa barbershop, nagmarites ang mga kalalakihan at pinag-usapan kung paano nakarating ang magandang chick sa bayan nila na di kasama ang asawang si Nino. Kasalukuyan pala itong lumalaban sa digmaan. Matapos magpagupit binata, bumalik si Utoy sa bahay ni Malena at nag-espya ito gamit ang isang telescope. Kinagabihan, binalikan ni Utoy ang bahay ng babae at sumilip muli sa butas para pagmasdan ito. Ilang saglit pa, nagsimula itong sumayaw sa saliw ng musika, yakap-yakap ang larawan ng asawang namimiss niya na. Kinabukasan, pumunta si Utoy sa music store at bumili ng plaka Cap Ares ng plak ang tumutugtog sa bahay ng crush niya. Pagdating sa bahay, pinatugtog niya ang plaka habang tinitingnan ang mga maseselang picture ng mga babae at nag-imagine na si Malena ito. Kinabukasan, muling sumama si Utoy sa kanyang mga kaibigan upang abangan muli ang babae at silayan ang kagandahan nito habang naglalakad. Nag-ninja move si Utoy na pinuntahan ang lugar na dadaanan pa ng babae. Bukod kay Utoy, buong bayan pala ang nagpapantasya sa alindog ni Malena. Biglang sumalubong sa kanya ang isang dentista na si Dr. Cusimano at binati siya. Nang iinggit itong hinalikan ang kamay ng babae. Ilang oras pa ang lumipas, habang pinapaayos niya ang bike, napansin ni Utoy si Malena at sinundan niya na naman ito. Malaki ang inggit sa kanya ng mga kababaihan at pinaratangang kabit siya at malaswang babae. Ikinumpara siya sa isang kilalang escort na ang pangalan ay Gina. Tinungo ni Malena ang isang apartment at may naghagis ng susi sa itaas para mabuksan niya ang pinto nito. Nakasunod pa rin sa kanya si Utoy at inaalam kung sino ang nakatira sa apartment. Natuwa siya sa nakita, ama pala ni Malena ang nakatira dito na teacher niya sa eskwelahan. Isang gabi, walang magawa itong si Utoy kung hindi mag-isip ng kaleswaan, kaya tuloy di makatulog ang mga magulang niya sa ingay ng kama at halos bumigay ang mga spring nito sa kapilyuhan niya. Habang nag-PPE, narinig niya sa isang classmate na namatay sa digmaan ang asawa ni Malena. Di naglaon ay umattend si Utoy sa isang parangal kay Nino at mga kasama nito na nagbuwis ng buhay para sa bayan. Di patapos ang programa, pinuntahan ni Utoy ang apartment ng teacher at nakita niya si Malena na nakahiga sa kama at umiiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa imahinasyon ni Renato, tinabihan niya ang babae para damayan ito sa labis na kalungkutang nararamdaman. Hinalikan niya ito at ipinangako niya sa babae na lagi lang siyang nasa tabi niya at napayakap ang babae sa narinig sa kanya. Pagkatapos ng funeral procession, nagchichismisan at sinisiraan si Malena ng mga tao sa bayan.
Nagalit si Renato. Ito ang nagudyok sa kanya na duraan ang inumin ng mga kalalakihan at ihian ang bag ng mga Marites. Sa isang tindahan, lumabas si Malena. Narinig ni Utoy na below the belt na ang usapan ng mga lalaki tungkol sa babae. Binato niya ang tindahan sabay pinakaripas ang bike palayo. Tumambay muna siya sa tapat ng bahay ng babae at lumapit sa gate para semilay. Lumabas ito at mababakas pa ang lungkot sa mga mata nito. Pagpasok ng babae sa bahay, mabilis na hiniblat ni Utoy ang bikining itim ni Malena sa sampayan, sabay takbo. Kinabukasan, gigisingin ang ama si Utoy at napansin niya ang bikining itim na nakapatong sa mukha nito. Nang alisin ito ng ama, nakangisi ang anak na Worrymoy nasa alapaap pa. Beast mode ang ama sa nakitang kakulitan ng anak, tumakbo palabas si Utoy at nabisto rin ng ina at mga kapatid niya ang kalokohan niya. Sinunog ng ina ang bikining itim. Dahil dito, ikinulong siya ng ama sa kwarto at grounded siya ng ilang araw. Makalipas ng 3 araw, nag-aalala ang ina ni Utoy dahil hindi pa ito kumakain. Sumunod na araw, pinakonsulta ito sa doktor para suriin siya. Sinabi ng doktor na kailangan ng binatilyo ang sariwang hangin sa labas. Di nag-aksaya ng oras ang binatilyo, sakay ng bike, pinuntahan nito ang bahay ni Malena. Dumami ang kalalakihan na tumitambay sa tapat ng bahay ng babae. Paroon at par ito sila na Worrymoy inaabangan ang manok na pula. Sa kalagitnaan ng klase, biglang may pumasok na lalaki na nag-abot ng sulat kay Professor Bonsignor. Sinasabi sa sulat na tinanggalan ka ng dangal ng anak mo, dahil natutulog ito kung kani-kanino. Nadurog ang puso ng ama at iniwan ang mga estudyanteng pinagkakatuwaan ang nalamang chismis. Nainsulto si Utoy at inaway ang isang classmate. Kinagabihan, bumalik si Utoy sa bahay ni Malena at nakita niya si Teniente Cadey sa loob ng bahay nito. Nagselos si Utoy sa nakita, lalo na nang nag-Hokage moves ang Teniente sa balo. Paglabas ng Teniente, nakasalubong niya si Dr. Cusimano. Pinagalitan ito ng dentista at sinabing bakit ginugulo ang fiancé niyang si Malena. Sinampal ng dentista ang Teniente at nagpambuno sila. Maya-maya lang ay dumating ang asawa ng dentista na may kasamang pulis. Inaresto ng mga ito ang magkaribal. Kinabukasan, nagkalat ang mga Marites na nagtatalo kung sino ang may kasalanan. Marami ang nagkatuwaan na pag-usapan ang pagkakaroon ni Malena ng dalawang karelasyon. Nabanggit rin ng mga ito na huminto na ang professor sa pagtuturo dahil sa kahihiyang binigay ng anak. Sinabi pa nila na dapat ay maparusahan ang babae sa pang-aakit sa lalaking may asawa na. Bibisitahin ni Malena ang ama niya, ngunit mukhang itinakwil na siya ng ama at iniba ang lock ng pinto kaya't di na siya nakapasok dito. Ilang saglit pa, kinuha ni Malena ang serbisyo ni Attorney St. Orby para ipagtanggol siya sa korte. Nanalo sila sa korte at legal na napatunayang nagsisinungaling ang dentista. Matapos manalo sa kaso, ibang kabayaran pala ang gusto nito sa serbisyo niya. Sinabi ng attorney na hindi pera ang gusto niya kung hindi puri. Tumanggi ang babae sa alok ng attorney ngunit wala itong magawa sa kakulitan nito. Nasaksihan ito ni Renato at nabahala siya. Nagkaroon ng relasyon si Malena sa attorney na mom's boy pala, ngunit nagkahiwalay din nang di pumayag ang ina nito na makipagrelasyon siya kay Malena. Naghirap si Malena, dahil naputol ang pension niya at walang tumatanggap sa kanyang trabaho. Isang araw, nagpakawala ang mga kalaban ng bomba mula sa himpapawid at isa ang ama ni Malena na nasawi sa pagguho ng isang gusali. Dahil sa mga pangyayaring hindi pumapabor sa kanya, nagkaroon siya ng depression. Walang magawa sa sarili, kumuha siya ng gunting at ginupit ang kanyang buhok. Pinangatawanan niya na ang pagiging masamang babae, kung yun rin lang ang tingin sa kanya ng mga taong marumi ang pag-iisip. Apektado si Utoy sa mga nararanasan ng babae. Nawalan siya ng ganang kumain at laging tulala. Nalaman ng ama ang dahilan ng pagkakasakit nito kaya't dinala niya ito sa isang bahay talpakan. Sumunod na eksena, nagwalwal si Malena at pinakita sa bayan ang gusto nilang makitang totoong kalapati na mababa ang lipad. Pinagkaguluhan siya ng mga kalalakihan. Dahil dito, nagalit ang mga asawang babae sa kanya. Pinagkaisahan siyang kaladkarin at saktan ng mga ito, matapos ay sinabihang lumayas sa bayan nila. Makalipas ng ilang buwan, ipinakitang buhay pa pala si Nino Escordia na asawa ni Malena. May nagkalat lang pala ng maling balita na patay na ito. Pagdating niya sa bahay, wala ang asawa dito at iba na ang mga nakatira. Ginawa na palang refugee camp ang abandonadong bahay nila.
Nagtanong-tanong siya tungkol sa posibleng kinaroroonan ng asawa ngunit bigo. May mga nagsasabi na naging bayaring babae ang asawa niya. Tinanong niya rin ang asawang nawawala sa nakitang tropa ngunit di na siya kilala ng mga ito at ininsulto pa ang pagkalalaki niya. Ipinagtanggol niya ang sarili ngunit sinampal lang siya ng isang lalaki na nagresulta sa pagtumba niya. Tinulungan siya ni Utoy na makabangon. Napagtanto ng binatilyo na panahon na para sabihin niya ang totoong katangian ni Malena at bakit ito nagrebelde sa mga tao sa paligid. Sinulat ni Utoy ang lahat ng nalalaman niya at hinagis sa tapat ni Nino. Nakasaad dito na naging tapat ang asawa niya at mahal na mahal siya nito. Nagsimula lang magbago ang buhay nito nang nabalita ang patay na siya at naghirap ito. Hindi ninais ni Malena na magkasala siya, ngunit biktima lang din siya ng pagkakataon. Sinabi rin ni Utoy kung saan patungo ang tren na sinakyan ng asawa niya. Dahil sa nalaman, hinanap ni Nino ang asawa para magsama na silang muli. Makikitang bumalik sila sa parehas na bayan, at naglalakad kasama na ang asawang pinakamamahal niya. Nakuha pa rin ang atensyon nila ng mapanuring mata ng taong bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang anumang paratang o pangungut siyang maririnig sa mga tao. Maaring takot din silang balikan ng sundalong si Nino na sanay sa digmaan. Di nagtagal, malugod ding tinanggap ang dalawa ng taong bayan at sinimula na igalang ang karapatan ng mga ito. Sa huling yugto ng pelikula, sa tabi ng Baywalk, nagkatagpo si Renato at Melena ng malaglag ang mga pinamili nito. Agad na lumapit at tinulungan ni Utoy ang babae. Pahabol na sinabi nito sa babae na good luck sayo. Nagtungo sila sa kanya-kanya nilang direksyon. Winika ng binata sa sarili na, sa mga panahong dadaan, mahuhulog ang loob niya sa iba't ibang babae ngunit kung tatanungin siya kung maaalala niya ang mga ito. Sinabi niyang oo, pero si Melena lang ang babaeng di niya makakalimutan kailanman. Tapos na po, kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan, comment, like at share mo na rin, para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!